November 9, 2015, bandang alas 9 ng umaga, isang mangangaso ang papuntang kagubatan ng Talladega sa Alabama nang makakita siya ng isang talagang kagimbal-gimbal na eksena. Natagpuan niya ang labi ng isang hubad na babaeng nakatali sa isang puno gamit ang barbed wire at may napakalaking hiwa sa lalamunan. Nang suriin niya to ng mas malapitan, napagtanto niyang nakahiwalay na pala ang ulo nito sa katawan. Masasabing malupit at walang awang pinahirapan ang naturang babae hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang malupit na kaso ng pagpaslang. October 30, 2015, isang 29 years old na babaeng nagngangalang Samantha Payne ang naghahanda para dumalo sa isang Halloween party noong gabing yon. Kilalang masipag na babae si Samantha. Araw-araw siyang natatrabaho para may pangtustos siya sa kanyang pinapasukang university. Inilarawan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang mapagbigay, masayahin, madaling magtiwala at hindi mapanghinala. Palaging kabutihan lang ang nakikita niya sa isang tao at hindi nagtatanim ng anumang sama ng loob sa kapwa. Kaarawan niya rin ang October 30. Lalabas siya para magdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan na siyang nagbigay sa kanya ng costume para sa party. Pupunta siya bilang si Dorothy sa pelikulang Wizard of Oz. Kachat ni Samantha ang nanay niya at sinabi niya ditong nag-aalala siya dahil parang nagmumukha siyang tanga sa suot niya. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siyang lokohin ng kanyang mga kaibigan. Pero sinabi sa kanya ng nanay niya na wala namang problema sa suot niya kaya tumuloy na siya sa party. Sa kasamaang palad, lingit sa kaalaman ng nanay niya, yun na pala ang huling pag-uusap nila ng anak niyang si Samantha. May mga bisyo ang mga kaibigan ni Samantha na sina Michael Belcher, edad 31, ang 18-anyos na dalagang si Chelly Bruce, si Alyssa Watson, edad 22, at ang dalawang magkapatid na lalaking sina Marcos at Stephen George, edad 32 at 30. Noong gabi ng November 2, nagsimulang humithit ng bawal na gamot ang grupo sa pinagtatrabahuan ni Michael. Habang bangag sa bawal na gamot, ninakaw ng isang kaibigan ni Samantha ang susi ng kanyang kotse, saka walang paalam na kinuha ang kanyang sasakyan. Ang kaibigan niyang to ay si Stephen George. Naisipan kasi ni Stephen na pag nakawan ang sasakyan ng dalaga, plano niyang nakawin ang converter at baterya ng kotse. Saglit kasing lumabas ng silid si Samantha, kaya't nakuha ni Stephen ang susi ng kanyang sasakyan mula sa kanyang bag. Sa kanya minaneho ang kotse papunta sa isang lugar kung saan niya tinanggal ang converter at ang baterya nito. Pagkatapos ay binutas ang tangki ng gasolina at walang pagdadalawang isip itong niliyaban. Sinunog niya ang kotse ng dalaga. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Samantha na nawawala ang kanyang sasakyan. Kaya't labis siyang nabalisa at siyempre nagalit na nagawa itong gawin sa kanya ng mga itinuturing niyang mga kaibigan. Hiniling niya sa kung sino mang kumuha ng kanyang sasakyan na ibalik na lang ito, kung hindi ay tatawag siya ng mga pulis. Sa sandaling narinig ang banta ng pulis at alam na hindi na maibabalik pa ang sasakyan ni Samantha, natakot si Michael. Dahil kung talagang tatawag si Samantha ng pulis, matutuklasan ng mga ito na gumamit sila ng bawal na gamot at malamang ay maaresto at makulong. Kaya't malakas na hinablot ni Michael si Samantha at itinulak. Saka malakas na pinagsusuntok, pinagsisipa at pinagtatadyaka ng dalaga. Matapos siyang walang awang bugbugin, nagmaneho ang grupo at naglibot sa ilang lugar. Lulan si Samantha sa likod ng trunk ng kotse ni Michael. Ilang oras din silang nagmamaneho. Pagkatapos, dinala siya ng grupo sa bahay ni Michael. At dito na nga nagsimula ang katakot-takot na pagpapahirap kay Samantha. Pilit siyang pinaghubad ng grupo at iginapos ang kanyang mga kamay at paa. Saka siya muling walang awang pinagbubugbog sa loob ng ilang oras. Di nagtagal, sinabi ni Michael na kailangan na nilang tapusin si Samantha. Kaya't muli nilang ipinasok ang gulay ng katawan ng dalaga sa loob ng trunk ng kotse ni Michael. Saka nagmaneho papunta sa kagubatan ng Talladega. Habang nagmamaneho,
Nagawa namang makatakas sana ni Samantha, kaya lang napansin siya ng grupo. Kaya't huminto ang mga to sa kasya kinaladkad pabalik sa kotse at muling ipinasok sa loob ng trunk. Pagdating sa gubat, itinali siyang nakatayo ng grupo sa isang puno kung saan siya natagpuan ng isang mangangaso. Nagsusumamo si Samantha sa kanilang tumigil na at sinabing mahal na mahal niya sila. At kung titigil na sila, wala siyang pagsasabihan kahit isa sa kung ano ang nangyari ng gabing yon. Naririnig nila ang pag-iusap at pagmamakaawa ni Samantha. Pero sa halip, mas lalo pa nilang pinahirapan ang dalaga. Kumuha ng kutsilyo ang dalawang babaeng sina Chelly at Alisa. Saka tinuklap isa-isa ang bawat kuko sa mga kamay ni Samantha. Pagkatapos ay isa-isa din nilang tinuklap gamit ang parehong kutsilyo ang bawat kuko sa paa ng dalaga. Habang ginagawa nila to kay Samantha, walang tigil namang nagmamakaawa sa kanila ang dalaga habang patuloy na sinasabing mahal na mahal niya sila. Hindi pa nasiyahan, kumuha pa sila ng pliers sa kasinimulang bunutin ang mga ngipin ng dalaga. Walang mapaglagyan ang sakit at takot na nararamdaman nang walang kalaban lapang si Samantha. Nanonood lang din ang grupo habang sinimulang paglaslasin ni Michael ang katawan ni Samantha gamit ang parehong kutsilyo. Gamit naman ng isang baril, malakas ding pinakahampas ang ulo ni Samantha. Pagkatapos ng ilang oras na napakalupit at marahas na pagpapahirap, bit-bit ang kutsilyo lumapit si Michael sa dalaga. Sa kanya sinimulang laslasin ang lalamunan ni Samantha. Bilib na bilib sa kanilang ginawa at basta na lang iniwang wala ng buhay ang dalaga. Matapos may report ng mga ngaso ang nakitang katawan sa gubat, agad na tumawag ng investigator ang pulis at sinabi ng naturang pulis na to sa mga investigator na may inaresto din siyang dalawang tao malapit sa kung saan natagpuan ang katawan. Sinabi ng pulis na napansin niya umanong puno sila ng dugo pero wala naman palang sukat. Kaya't kinapkapan niya ang dalawa at nakita ang dala ng mga tong bawal na gamot, kaya niya sila inaresto. Ang dalawang taong ito ay si Stephen George at ang 18-anyos na si Chelly Bruce. Hindi po ako sigurado kung ba't hindi kinalugad ng nasabing pulis ang lugar sa kabila ng katotohanang parehong puno ng dugo ang dalawa. Agad namang pinuntahan ang lugar kung saan natagpuan ang katawan at nakilala nga ito bilang si Samantha Payne. At dahil naman sa sinabi ng pulis tungkol sa inarestong sina Chelly at Stephen, tinanong sila ng mga investigador kung may kinalaman ba sila sa nangyari kay Samantha. Agad namang umamin ang dalawa at sinabing si Michael ang pinuno at responsable sa pagpatay sa dalaga. Sinabi nilang si Michael Belcher ang lumaslas sa lalamunan ni Samantha. Agad namang kinasuhan ng pagpatay sina Stephen, Chelly at Michael. Ginalugad din ng mga pulis ang bahay ni Michael at nakita ang mga ebidensyang tumugma sa mga sinabi ni Chelly. Natagpuan ng mga pulis ang mga damit ni Samantha sa loob ng kotse ni Michael at sa loob ng bahay nito ay ang baterya ng kotse ng dalaga. Sina Chelly Bruce at Stephen George ay pinahintulutang umaming nagkasala para sa mas mababang hatol kapalit ng pagpapatotoo nila laban kay Michael. Sinabi naman ni Michael na handa din siyang mag-plead ng guilty kung makakatanggap din siya ng parehong hatol ni na Stephen. Sa kabutihang palad, tinanggihan ang pag-iusap ng yun. Sina Alisa Watson at Marcus George naman ay kinasuhan ng unang antas ng pagdukot at kalaunan ay kinasuhan na din ng pagpatay. Nung una, sinubukang itanggi ni Michael ang paratang laban sa kanya. Pero matapos sabihin sa kanya ng mga investigador na natagpuan na nila ang katawan at tumistigo na rin ang kanyang mga kaibigan laban sa kanya, kinausap niya ang kanyang ina na pinayuhan naman siyang magtapat na. Kaya't sinabi ni Michael sa nanay niya na alagaan na muna nito ang alaga niyang pusa habang nasa loob pa siya ng kulungan. Isang doktor naman na nagkangalang Stephen Thornton ang nagsagawa ng pagsusuri sa katawan ni Samantha matapos matagpuan ang kanyang bangkay. Pinilit niyang pagsamasamahin kung ano talaga ang nangyari sa dalaga. Dahil sa masyado nang naaagnas ang katawan at nakalabas na rin ang kanyang mga laman loob sa tiyan at hindi ko din po mahanap ng impormasyon,
kung dahil ba ito sa mga hayop sa gubat o sadyang gawa na lang din ng mga taong pumaslang kay Samantha. Hindi matukoy ng doktor ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Kung namatay ba siya bago o pagkatapos hiwain ang kanyang lalamunan. Sinabi ni Michael Belcher na ikinalulungkot niya ang mga pangyayaring naganap noong gabing yun at humihingi siya ng tawad dahil dito. Pero marami ang naniniwalang hindi bukal sa loob ang paghingi ng tawad na yun ni Michael. Kalaunan sa paglilitis, hinatulan si Michael Belcher ng parusang kamatayan matapos siyang mapatunayang nakasala sa pagpatay kay Samantha. Sina Marcos George at Alisa Watson naman ay parehong sinintinsyahan ng 30 years na pagkakakulong. Pareho din silang nagsampa ng apila. Habang guguguli naman ni Stephen ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan matapos nagawang maiwasan ang parusang kamatayan. Si Chelly Bruce naman ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong kasunod ng 15 taon na parol. Ibig sabihin malamang ay malaya na siya ngayon. Dahil sa uri ng krimen at kung gaano kakarumaltumal ang pagpaslang, marami ang naniniwalang dapat sa mga taong gumawa nito kay Samantha ay hindi na nararapat pang muling ibalik sa lipunan. Sinabi naman ng ina ni Samantha na hindi nakita ng mga taong pumatay sa kanyang anak kung gaano ka-espesyal ang dalaga. May napakaganda umano itong personalidad, palaging nakangiti, mahilig magbigay ng regalo at mahilig magbiro. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob at purong kabutihan lang ang nakikita sa kapwa. Pero nagawa pa rin paslangin ng mga pinagkakatiwalaan niyang mga kaibigan sa pinakakarumaltumal na paraan. Dinagdag pa ng nani ni Samantha na hanggat nabubuhay siya, hinding-hindi niya hahayaang malimutan ang dalaga at ikukwento niya lagi hanggang kaya niya kung gaano kabuti ang anak niyang si Samantha. Pero sa hindi malamang mga kadahilanan, umalis si Samantha noong October 30 pero ni hindi inireport ng nanay niya na nawawala siya hanggang noon lang November 9. Ito ay sa parehong araw na natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ni Carla Faye Tucker. Ipinanganak noong November 18, 1959, si Carla ang bunso sa 3 purong babaeng magkakapatid na ipinanganak sa magulong pamilya. Madalas na maghiwalay at magbalikan ang kanyang mga magulang na nagdulot naman ng masamang epekto sa magkakapatid. Pakiramdam ni Carla sa kanilang 3, siya lang ang kakaiba. Blonde ang buhok at blue eyes ang kanyang mga ate, samantalang siya ay hindi. At dahil dito, pakiramdam ni Carla hindi siya maganda. Mula sa edad na 8 taon, nagsimulang manigarilyo si Carla kasama ang kanyang mga nakakatandang kapatid. Sa edad na 10 taong gulang, humihit-hit na sila ng damo. Pero sa edad na 11 anyos, pakiramdam ni Carla hindi na sapat ang damo lang. Kaya nagsimula na siyang maglasing at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Saka nalaman ni Carla kung bakit hindi siya kamukha ng kanyang mga ate. Bunga pala siya ng pagtataksil ng kanyang ina sa kanilang ama. Anak pala siya sa labas ng nanay niya. Di nagtagal, naghiwalay ang mag-asawa at nakuha ng kanyang ama ang kustudiya kina Carla at ng kanyang mga kapatid. Palaging kasama ni Carla ang kanyang mga nakakatandang kapatid na may mga barkadang lalaki na mas matanda pa sa kanila. At karamihan sa mga lalaking ito ay mga bikers na siya namang nagturo sa kanya na gumamit ng bawal na gamot. Sila ay bahagi ng isang gang na tinatawag na banditos. Noong 12 years old si Carla, pumunta siya sa bahay ng isang miyembro ng mga bikers, hinahanap ang kanyang mga kapatid. Kausap niya ang isang biker at gumamit sila ng bawal na gamot. Saka siya nito inimbitahang magmotor kasama niya. Pumayag naman si Carla, pero dinala lang siya nito sa isang liblib na lugar, saka ay pinagsamantalahan. Sa kabilang banda, nahihirapan na ang tatay nila sa pag-aalaga sa kanilang 3 magkakapatid. Kaya naman, lumipat na lang si Carla at tumira sa nanay niya. Sa edad na 14 anyos, huminto na siya sa pag-aaral, saka siya dinala ng nanay niya sa lugar na puno ng mga lalaki. Matapos makipag-diborsyo,
bumaling ang nanay nila sa pagbebenta ng laman para lang mabuhay. Gusto ni Carla na ipagmalaki siya ng kanyang ina, kaya ginagawa niya ay anumang hilingin sa kanya ng mga lalaking ito. Ipinasok na rin ng nanay niya si Carla sa ganitong uri ng trabaho. Nagbibenta na rin ng laman si Carla. Sa edad na 16 years old, pinakasalan ni Carla ang isang lalaking nagngangalang Stephen Griffith, pero hindi nagtagal ang pagsasama ng dalawa. Noong 1981, sa edad na 21 years old, ipinakilala si Carla sa isang lalaking nagngangalang Danny Garrett. Noong panahon yun, si Danny ay 35 years old at nagkagusto si Carla sa kanya. Walang pakialam si Danny sa uri ng trabahong mayroon si Carla, at madalas pa nga niyang binibigyan si Carla ng mga alak at bawal na gamot. Fast forward noong June ng 1983, isang birthday party ang ginanap sa bahay ni na Carla at Danny para sa kapatid ni Carlang si Kerry. Ang party na to ay puno ng alak at bawal na gamot na tumagal ng 3 araw. Dumalo din sa party na to ang matalik na kaibigan ni Carla, isang babaeng nagngangalang Sean. Kakahiwalay lang ni Sean sa nobyo nitong isa ding biker, isang lalaking nagngangalang Jerry Linden. Dumating si Sean sa party na bali ang ilong at putok ang labi. Napaka-protective ni Carla sa kaibigan, kaya't sobra siyang nagalit nang makita ang hitsura ni Sean. Wala siyang ibang gusto kundi ang magmaneho at pumunta sa kinaroroonan ni Jerry at bugbugin nito. Gustong gusto niyang makaganti. May galit din kasi si Carla kay Jerry nang minsang dinala ni Jerry ang motor nito sa bahay ni Carla at nagpahid ng langis sa buong carpet. Nalabis namang ikinagalit ni Carla kaya nasuntok niya si Jerry sa mukha. Buong magdamag ang galit ni Carla sa ginawa ni Jerry sa kanyang kaibigan. Linggo ng gabi, papatapos na ang kasiyahan. Ilang tao na lang ang naiwan sa bahay nila, at isa sa mga taong yun ay isang lalaking nangangalang Jimmy Lebron. Umalis na din si Danny sa party at pumasok sa trabaho. Habang wala si Danny, nasa bahay lang sina Carla at Jimmy at pinag-uusapan ang tungkol sa parehong galit nila para kay Jerry. June 13, 1983, umuwi si Danny mula sa kanyang trabaho bandang alas 4 ng madaling araw. Nakisali na rin siya sa usapan ng dalawa. Iminungkahi ni Danny na puntahan na lang nilang tatlo ang apartment ni Jerry at nakawin ang motorbike nito. Naghanda silang tatlo at pumunta nga sa apartment ni Jerry. Ang plano ay magpapaiwan si Jimmy sa kotse para maging lookout sa mga pulis, habang sina Carla at Danny naman ang papasok sa loob ng apartment. Talagang ninakaw pa ni Carla ang isang set ng mga susi para sa apartment ni na Jerry at Sean. Ninakaw niya yun kay Sean at sinabi dito na baka nailagay lang nito ang susi nung mapansing nawawala ito. Ginamit ni Carla ang mga susi na yun para buksan ang bahay, pero narinig ni Jerry ang pagbukas ng pinto at sumigaw kung sino ang nandoon. Pagkatapos ay naglakad sina Danny at Carla papunta sa pinto ng madilim na kwarto at nakita ang silhouette ni Jerry na nakaupo sa kutsyon sa sahig. Tumakbo si Carla papunta sa loob at tumalon sa ibabaw ni Jerry. Sinusubukan niya itong daganan, pero nahawakan ni Jerry ang magkabilang braso ni Carla. Alam ni Danny na kailangan ni Carla ng tulong, kung kaya kumuha siya ng martilyo sa toolbox ni Jerry na nakalatag sa gilid ng kama nito. Pinaghiwalay niya sina Carla at Jerry at sinimulang hampasin ng martilyo ang ulo ng lalaki. Nang buksan ni Carla ang ilaw, lumabas si Danny ng silid. Pagkatapos ay tumayo si Carla sa ibabaw ni Jerry, humahanga sa gawa ni Danny. Kaya lang, biglang naputol ang kasiyahan niya habang pinagmamasdan ang madugong tanawin nang biglang bumula ang bibig ni Jerry. Ang tunog na to ang ikinagalit ni Carla, kaya't pumunta siya sa labas at nakakita ng isang piko. At para matigil ang ingay, sinimula ni Carla na hampasin ng piko si Jerry ng paulit-ulit. Sa tuwing pinipiko ni Carla ang katawan ni Jerry, nakakaramdam si Carla ng matinding sikwal na kasiyahan. Sobra siyang nalilipugan at nilalabasan ng maraming beses. Pero hindi pa rin natigil ang mumunting ungol ni Jerry, kung kaya kinuha na ni Danny ang piko mula kay Carla.
at hinampas ng piko si Jerry hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nagtamo si Jerry ng 20 beses na baon ng piko sa kanyang katawan. Muling lumabas ng silid si Danny para ipagpatuloy ang pagkarga ng mga piyesa ng motorsiklo ni Jerry sa kanyang sasakyan. Naiwan namang mag-isa si Carla sa loob ng silid at napansin ang isang babaeng nagtatago sa ilalim ng mga takip ng kama sa dingding. Ang pangalan ng babaeng ito ay Deborah Ruth Thornton. Nang makita ni Carla si Deborah, alam niyang kailangan niya itong patayin dahil saksi na siya ngayon. Sinugod ni Deborah si Carla sa isang pagtatangkang iligtas ang sarili. Pero naitaas na ni Carla ang piko at mabilis na hinampas ng piko si Deborah. Saka ay paulit-ulit ding piniko ni Carla ang babae. At muli, sa bawat baon ng piko sa katawan ni Deborah, lalong tumitindi ang libog ni Carla at muling nilabasan ng maraming beses. Naghihingalo na si Deborah. Sa labis na sakit, hiniling na niya kay Carla na bilisan na at tapusin na siya. Sa huling hampas, piniko ni Carla ang puso ni Deborah. Samantala, nagsimula nang magkarga ng mga piyesa si Jimmy sa sasakyan ni Danny nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa silid. Nang tingnan niya to, nakita niya si Carla na hinuhugot ang piko sa katawan ni Deborah, ngumiti at muli na namang piniko ang katawan ng babae. Natakot si Jimmy at agad na umalis at sinabi sa kanila na hindi naman ito ang gusto niya. Pero bumalik din naman para tulungan sina Carla na nakawin ang motor ni Jerry. Nang makuha na nila ang motorbike at iba pang mga gamit na gusto nila mula sa loob ng apartment ni Jerry, nagmaniho ang tatlo papunta sa bahay ng kapatid ni Danny. Tinanong nila ang kapatid ni Danny kung pwede ba nilang ilagay muna sa bahay nito ang mga gamit na dala nila. Pumayag naman ang lalaki. Hindi alam ang madilim na katotohanan kung saan nanggaling ang mga gamit na yon. Pero labis ang bilib na nararamdaman ni Carla sa kanyang sarili at sa mga antas ng karahasan na kaya niyang gawin. Nang maimbak na nila ang mga bagay na ninakaw nila, masayang sinabi ni Carla sa kapatid ni Danny na napatay nila si Jerry at sinabi na hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pagsisisi sa pagpatay din kay Deborah. Umaga ng June 13, natuklasan ng isang katrapaho ni Jerry ang mga bangkay. Dapat ay susunduin siya ni Jerry para sabay na sila papuntang trabaho. Pero nang hindi ito dumating, nag-alala siya kung kaya pinuntahan niya ito sa kanila para matiyak kung wala bang problema. Nang buksan niya ang pinto at pagpasok sa loob, nakakatakot na eksena ang nasumpungan nito. Nakita niya ang wala ng buhay na katawan ng kaibigan na puno ng dugo at katawan ng isang babaeng may piko pang nakausli sa dibdib nito. Kaagad siyang tumawag ng mga pulis at hindi nagtagal ay nagsagawa ng imbestigasyon. Nagulat ang mga pulis sa antas ng kalupitan. Malinaw na pagnanakaw ang motibo na nauwi sa malagim na trahedya. Naging malaking balita ang kasong ito at parang wala lang itong pinapanood ni na Carla at Danny. Naniniwala kasi sila na naisahan nila ang mga pulis. Pero ang kumpiyansa nilang ito na hindi mahuhuli ay ang siyang mismong nagdala sa kanila sa mga investigador. Pagkatapos ng pagpatay, ipinagmalaki ng dalawa ang kanilang ginawa sa mga kaibigan at pamilya. Nobyo ng kapatid ni Carlang si Kerry ang kapatid ni Danny at alam nilang dalawa kung ano ang nangyari. Hindi nila maatim na mamamatay tao ang kanilang mga kapatid, kaya nagsumbong na sila sa pulisya. Pero hindi sapat ang sumbong lang. Kailangan pa rin ng mga pulis ang konkretong ebidensya. Kaya tinanong nila ang dalawa kung may papayag ba sa kanila na magsuot ng wire at makipag-usap kina Carla at Danny tungkol sa mga krimeng ginawa ng mga ito. Sumang-ayon ang kapatid ni Danny na pasanin ang pagsisikap na paaminin ang kanyang kapatid nang hindi nito nalalaman. Pumunta siya sa bahay ni na Carla at Danny, nakipagkwentuhan saglit bago nagtanong kung plano ba talaga nilang paslangin si Jerry ng gabing yon. Pinaliwanag naman ni Danny na hindi talaga nila inakalang nasa bahay pala si Jerry. At nang makitang nasa loob pala ito ng kwarto, nataranta sila
At nangyari na nga ang hindi inaasahang pagpatay. Ang mga martilyo at piko lang ang nandoon na mayroon sila para patayin si Jerry. Nakuha pa ng kapatid ni Danny na muling ipakwento kay Carla ang tungkol sa kanyang mga orgasm sa bawat oras na binabaon niya ang piko sa katawan ng mga biktima. Nangyari naman na nasa bahay din ni Carla si Jamie at siya man ay nagkwento rin tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa nangyari. Dahil sa ebidensyang ito, inaresto sina Carla, Danny at Jimmy. Nagpatotoo si Jimmy at naging malinaw na wala siyang bahagi sa aktwal na pagpatay. Noong July 20, 1983, sina Carla at Danny ay kinasuhan ng pagpatay. Parihong nag-plea ng not guilty ang dalawa. Nilitis naman sila ng hiwalay at isang oras lang ang itinagal para sa mga hurado para sumang-ayon sa isang hatol. Matapos marinig ang recordings ni Carla habang pinag-uusapan na nilalabasan ito sa bawat baon ng piko sa mga katawan ng biktima. Si Carla ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kina Jerry at Deborah. At para maiwasan ang parusang kamatayan, binanggit ni Carla ang kanyang magulong na karaan at sinabing wala siyang alaala ng gabing yun. Sinabi niya rin na gawa-gawa niya lang ang kanyang bahagi sa pagpatay para magmukhang malakas at katakutan. Pero hindi siya pinaniwalaan ng hurado. Noong April 25, 1984, hinatulan ng kamatayan si Carla. Si Danny naman ay napatunayang nagkasala din at hinatulan din ng kamatayan noong 1984. Pero kalaunan ay namatay si Danny sa sakit sa atay noong 1993 habang naghihintay ng kanyang pagbitay. Di nagtagal pagkatapos mabilanggo, kumuha si Carla ng isang Biblia at sinimula nitong basahin. Naging Kristiyano si Carla at sinubukan niya sa maraming beses na iapila ang kanyang mga paniniwala. Sinabi niya na ipinanganak siyang muli at ngayon ay isa ng tagasunod ng Panginoon. Sinabi niya rin na lulong siya ng alak at bawal na gamot nang maganap ang pagpatay. At dahil sa mga kadahilanan ito, dapat siyang patawarin. Pero lahat ng apila ay tinanggihan. Ang kanyang pagbabalik loob habang nasa kulungan ay nakakuha ng maraming atensyon ng media. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na totoo ang sinasabi ni Carla. Naramdaman nilang hindi na siya banta sa lipunan. Maging ang warden ng kulungan ng Texas ay nagsabi rin na si Carla ay isa ng modelong preso. At na pagkatapos ng 14 na taon sa loob, tuluyan na itong nagbago. Ang tanong ngayon kung dapat ba siyang bitayin o hindi ay nagdulot ng malaking debate. Pero tinanggihan ng presidente ng panahong yun ang 11 oras na apila para harangan ang pagbitay kay Carla. Sinabi nito na nasasabik na si Carla sa nalalapit nitong pagbitay. At sa panahon ng pagbitay, literal na lumundag pa talaga si Carla sa bulwagan patungo sa silid ng kanyang pagbibitayan. Kumbinsido kasi si Carla na pupunta na siya sa isang mas magandang lugar. Naniniwala siya na sa lalong madaling panahon, makakasama na niya ang Panginoon na nagpatawad sa kanya sa kanyang mga maling nagawa. Naganap ang pagbitay kay Carla noong February 3, 1998. Kumusta? Ang kaso ngayon ay mula sa Japan na nangyari sa lungsod ng Kumagaya sa Saitama Prefecture noong 1993. Ito ay tungkol sa mga nawawala at pinaslang ng mga pet lovers na mga customer ng isang pet shop. Pero dahil sa walang mga katawan at kakulangan ng ebidensya, inuri ang kaso bilang hindi pa rin nariresolba. Hanggang sa may isang katulad ng kaso nito ang nangyari sa Osaka. April 21, 1993 sa Kumagaya Prefecture ng Japan, isang 39 years old na lalaking si Kawasaki Akio ang hindi na nakauwi na siyang nag-udyok naman sa kanyang pamilyang iulat siyang nawawala. Nalaman nilang bago nawala si Kawasaki, nagpunta ito sa isang pet shop na pinangalan ng Africa Kennel sa lungsod ng Kumagaya sa Saitama Prefecture. Ang shop ay pagmamayari ng mag-asawang sina si Kinigin at Kazama Hiroko. Nawala si Kawasaki matapos nitong kumprontahin ang mag-asawa tungkol sa pangluloko ng mga to sa kanya.
Binentahan siya ng mag-asawa ng isang napakamahal na matanda at ordinaryong aso na ayon sa mag-asawa ay isang rare breed ng Rhodesian Ridgeback. Natagpuan ang sasakyan ni Kawasaki sa isang istasyon pero hindi siya mahagilap kahit saan. Kaya't ano talaga ang nangyari kay Kawasaki? Nang pinuntahan ng mga pulis ang nasabing shop, nalaman din nilang may dalawa pang membro ng Yakuza at isa pang babae ang nawawala na may kaugnayan din sa mag-asawa. Kaya lang, hindi pa rin nila maipagpatuloy ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nang pumutok ang balita tungkol sa kaso ng pamamaslang ng mga dog lovers sa Osaka noong 1995, inisip ng mga tao na maaaring may kinalaman din ito sa kaso ng apat na nawawalang tao sa Saitama. Nang malaman ng mga reporters ang tungkol sa mag-asawang pinaghihinalaan sa Saitama, hinimok nila ang pamilya ng unang biktimang si Kawasaki na muling tingnan ang kaso. Pinaghinalaan ang may-ari ng pet shop na si Sikini matapos nitong ipagmayabang sa mga kakilala na kung ang pagpaslang ay isang Olympic sports, malamang ay nanalo na siya ng isang gintong medalya. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan na umabot na ng 30 katao ang binawian niya ng buhay. Madalas na ipinagmamayabang niya sa kanila ang kasamaang kanyang ginawa habang kumakain sila ng karni ng usa. Malaki ang hinala ng mga pulis na ang karni ng usa na madalas niyang inihahain sa kanyang mga kaibigan ay malamang nalaman ng tao. Kaya lang, wala pa rin silang malakas na katibayan para sa kanilang hinala, kahit pa man pagkalipas ng 2 taon. Gayunpaman, isang pag-amin sa mga pulis ang ginawa ng kasabwat ng mag-asawa, kaya't nalaman kung ano talaga ang tunay na nangyari. Ngayon ay tingnan po natin ang kaso batay sa testimonya ng nasabing kasabwat. Ang mag-asawang si Kinigin at Kazuma Hiroko ay kilala noong 1980s bilang mga breeder ng mga asong Alaskan Malamute. Pero dahil sa resisyon, tumumal ang benta. Ito kasabay ng pagpapa-extension ng kanilang gusali na lugmok sa utang ang mag-asawa. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang mapanatiling mapatakbo ang negosyo sa pamamagitan ng pangluloko sa kanilang mga kliyente. Binibenta nila ang mga ordinaryong aso sa napakalaking halaga. Pinapaniwala nila ang mga bumibili na isa yung rare breed na aso. At dahil nga sa kilala na ang mag-asawa, marami naman ang naniniwala sa kanila, kaya't patuloy pa rin silang nakakapangloko ng kapwa. Habang naghahanap ng bagong maluloko, nakilala ni Sikini si Kawasaki, isang lalaking nagnenegosyo ng basura kasama ang kapatid sa lungsod ng Gyoda. Noong mga panahong yun, naghahanap si Kawasaki ng bagong negosyo habang pinamamahalaan ang kanyang kumpanya. Ipinakita ni Sikini kay Kawasaki ang isang Rhodesian Ridgeback at sinabi sa kanya ni Sikini na kapag bumili siya ng 2 ganon, magkakatuta ito na maaaring maibenta sa malaking halaga. Nang magtanong si Kawasaki kung magkano ang 2 aso, sinabi ni Sikini sa kanya na nagkakahalaga ang 2 ng 11 million yen o $81 o 4.6 million pesos sa kasalukuyan. Kinumbinsi ni Sikini si Kawasaki na bilhin ang mga aso. Sinabi sa kanya ni Sikini na malaki ang kita sa pagbebenta ng mga tuta ng mga nasabing aso, kaya't siguradong isa itong magandang negosyo. Di nagtagal, bumigay na rin si Kawasaki at binili nga nito ang isang paris ng nasabing aso. Kaya lang kalaunan ay nalaman ni Kawasaki sa isang kakilala na ang presyo ng mga asong nabili niya ay hindi papaba sa $760 bawat isa at dinagdag pang masyado ng matanda ang lalaking aso para magparami. Naluko siya ni Sikini, nakawala pa ang babaeng aso. Agad na bumalik ng shop si Kawasaki at isinauli ang lalaking aso. Saka ay humingi ng refund kay Sikini. Pero tumanggi si Sikini, kaya't nagbanta si Kawasaki na kung hindi nito ibabalik ang pera, idedemanda niya sila. Ikinonsulta ni Sikini sa kanyang asawang si Hiroko ang tungkol kay Kawasaki at napagpasyahan nila na hindi na nila ibabalik ang pera. Kaya't napagdesisyonan nilang mag-asawang tapusin na lang si Kawasaki. Gabi ng April 20, 1993, nakipagkita ang mag-asawa kay Kawasaki
sa isang liblib na paradahan. Sinabi nila kay Kawasaki na ibabalik na nila ang pera sa kanya. Nang magkita habang nag-uusap, binigyan nila si Kawasaki ng inumin na kusa namang tinanggap ng lalaki at ininom. Lingit sa kanyang kaalaman, may nakamamatay na lason ang inuming inabot sa kanya ng mag-asawa. Nakuha nila yon sa isang veterinaryo at di nga nagtagal, nalagutan na nga ng hininga si Kawasaki. Pero hindi lang sina Sikini at Hiroko ang tao nung panahong yon. Kasama din ang mag-asawa ang driver nilang si Ino Yamazaki. May binili lang to malapit sa gasolinahan bago dumating si Kawasaki. At pagbalik niya, nakita niyang patay na ang lalaki. Pinagbantaan siya ni Sikini na magagaya siya kay Kawasaki pagka magsumbong siya. Nagbanta din si Sikini na idadamay niya pati ang mga anak ni Ino. Saka sinabi ni Sikini sa kanya na mula sa gabing yun ay magkasabuat na sila. Dahil sa lapis na bigla at takot, walang nagawa si Ino kundi ang sumang-ayon sa gusto ni Sikini. Dinala nila ang katawan sa bahay ni Ino at ipinasok sa loob ng banyo. Nakibahagi na rin si Ino sa pagtapo ng labi. Inilipat din nila ang kotse ni Kawasaki sa isang paradahan malapit sa isang sakayan. Kinabukasan, tinatad ng mag-asawa ang labi ni Kawasaki na nasa loob ng banyo ni Ino. Kinuha ang lahat ng laman at inilagay sa loob ng drama ang lahat ng mga buto, pati na rin ang iba pang mga gamit ni Kawasaki, saka sinindahan ito at sinunog. Pagkatapos ay itinapon sa gilid ng ilog malapit sa kakahuyan. Inakala nilang perpekto at walang sablay ang kanilang ginawa, kaya lang may nakapansin. Isang miyembro ng Yakusang si Endo Yatoshi na malapit kay Sikini. Madalas na tagapamagitan si Endo sa tuwing may problema si Sikini sa kanyang mga kliyente. Si Endo at ang driver nitong si Wakoy Susumu ay nagsimulang magkinala kina Sikini matapos mawala si Kawasaki. Sinabi ni Endo sa mag-asawa na alam niya kung ano ang ginawa ng mga to kay Kawasaki. Sinabi niyang kapalit ng kanyang pananahimik, kukunin niya ang titulo ng lupa't gusali ng shop ng mag-asawa. Dahil dito, nagpa siya ang mag-asawang tapusin na din si Endo. July 21, 1993. Nakipagkita ang mag-asawa kay Endo at sa driver nito para ibigay ang titulo. At habang nag-uusap, binigyan din nila ng inuming may lason sina Endo at ang driver nitong si Wakoy. Katulad ni Kawasaki, wala ding pag-aatubiling tinanggap ng dalawa ang alok at ininom. Minuto lang ang lumipas na walan ng malay si Endo habang hindi pa umiipikto kay Wakoy. Agad namang sinabi ni Sikini kay Wakoy na samahan siyang kumuha ng tulong para kay Endo. Habang nagmamaneho si Sikini, umipikto naman ang lason kay Wakoy at di nga nagtagal katulad ni Endo, nalagutan na rin ito ng hininga. Agad namang dinala ni na Sikini ang mga katawan sa bahay ni Ino at doon pinagputol-putol din nila ang dalawa. Kinuha ang mga laman, saka sinunog ang mga buto sa loob ng drum, pati na rin ang iba pang mga gamit ng dalawa at itinapon sa parehong lugar kung saan nila itinapon ang mga labi ni Kawasaki. Ayon sa testimonya ni Ino, parang bihasa na sina Sikini at Hiroko. Napakakalmado at kumakanta pa ang mga to habang tinatadtad sina Endo at Wakoy. Pero hindi pa din natigil doon. Dinamay din nila pati ang nanay ng dating empleyado ng mag-aasawang si Sekiguchi Mitsui. Kabit din siya ni Sikini. At dahil sa alam ni Sikini na malaki ang tiwala sa kanya ng babae, inalok niya itong maging shareholder ng kanyang negosyo at kinumbinsing mag-invest dito. August 26, 1993, nakipagkita si Sikini kay Sekiguchi para kunin ang puhunan. Habang nasa loob ng sasakyan ni Sikini ang dalawa at palibot-libot sa lugar, katulad ng mga nauna, inabutan niya rin ang babae ng inuming may lason at di nga nagtagal ay nalagutan na din ito ng hininga. Sinasabing piniling tapusin ni Sikini ang babae, hindi lang sa hindi na niya maibabalik pa ang puhunan nito, kundi dahil sa nakukulitan na rin siya dito. Pero di tulad ng mga nauna, ayon kay Ino, mag-isang ginawa ni Sikini ang trabaho at ginalaw muna nito ang bangkay ng ilang ulit bago ito pinagtatadtad at sinunog.
Pagkatapos noong January 26, 1994, isang pinaghihinalaang salarin sa sunod-sunod na pamamatlang sa mga dog lovers ang inaresto sa Osaka. Kahit walang kaugnayan sa kaso, pero dahil sa magkatulad ang kaso nito, sa kaso ng mga nawawalang tao sa Saitama, pinagtuunan na rin ito ng media. At dito nga nalaman na ang apat na taong nawawala sa Saitama ay pare-parehong may kaugnayan sa mag-asawang si Kini at Hiroko. Sa kabila ng patuloy na pag-aakusa ng mga pamilya ng mga biktima na may kinalaman nga ang mag-asawa sa pagkawala nila, mariin pa rin itinanggi ng mag-asawa ang mga akusasyon sa kanila. Dahil sa wala talagang matibay na ebidensya, hindi makausad ang kaso. Kaya tinanong ng mga pulis ang empleyado nilang si Ino. Mariin din namang itinanggi ni Ino ang lahat ng paratang. At di nga nagtagal, tumaka si Ino kasama ang kanyang pangalawang asawa. Dahil dito, kumuha ang mga pulis ng warrant at pinaghahanap ang asawa ni Ino, na may record pala ng pangluloko para ito na lang ang maaresto at mapalabas si Ino. Napag-alamang may aligasyon pala ang asawa nito ng paglustay ng $384,000 na pundo. At sa wakas, noong December 3, 1994, inamin ni Ino ang lahat ng krimen. Kasabay ng kanyang pag-amin, nangako siyang magkikipagtulungan sa prosekusyon. Malaki naman ang naitulong ng pag-amin ni Ino para mahanap ng mga pulis ang mga labi at iba pang mga kamit ng mga biktima. At noong January 5, 1995, sa wakas ay inaresto na sina si Kini at Hiroko. May apat na biktima sa kabuuan. Si Kawasaki noong April 20, 1993, si Indo at ang driver nitong si Wakoy noong July 21 at si Shinikuchi naman noong August 26. Pero binawi ni Ino ang kanyang pangako sa mga taga-usig at bigla siyang tumangging tumistiko. Dahil dito tumagal ang paglilitis. Nagturoan naman ng sisi sina si Kini at Hiroko. Pareho nilang tinanggi ang pagiging utak sa ginawa nilang mga kasamaan. Pero sinabi ng judge na nagsabuatan sila kaya't pareho din silang may pananagutan. At noong March 21, 2001, parehong hinatulan ng parusang kamatayan ng dalawa at pareho namang umapila ang mag-asawa. Pero ibinasura ang kanilang apila noong July 11, 2005. Kaya lang muli pa rin silang umapila at muling ipinasura ng pinakamataas na hukuman ng bansa ang kanilang apila noong June 5, 2009. Kaya tuloy pa rin ang hatol sa mag-asawa. Para naman kay Ino Yamazaki, kinilala ng korte na kailanmay hindi siya gumawa ng diretang pagpaslang at nawala siyang magawa kundi maging kasabwat ng mag-asawa. At dahil dito, binigyan lang siya ng parusang 3 taong pagkakakulong at pinalaya noong August 1998. Ang bahagi ng kwentong ito na patuloy pa rin ikinakamot ng ulo ng ibang tao ay ang bigla ang pagkawala ng hindi bababa sa 3 kamangha-tao pa na may kaugnayan kay si Kini noong 1984. Maraming mga tip-off ang tungkol sa mga kahinahinalang pagpaslang kaya't maaaring may iba pang binawian ng buhay si Kini maliban sa 4 na sinabi ni Ino. Ang mga ebidensyang natuklasan ay suportado lang ng testimonya ng kasabwat nilang si Ino, kailanman ay hindi umamin ang mag-asawa. Habang nakakulong, nagkasakit at lumala ang kalagayan ng kalusugan ni si Kini at nalagutan ng hininga noong March 27, 2007. Habang ang asawa naman nitong si Hiroko ay kasulukuyan pa rin nakakulong. Muling napag-usapan ang kaso nito matapos mapanayam ng media ang isang monghing nakaligtas kay si Kini. Unang nakilala ng monghing si Mickey si Kini noong nag-aaral pa siya sa university. 20 years old pa lang ang monghing si Mickey noong mga panahon yun. 4 na kilometro lang ang layo ng dormitoryo ni Mickey sa pet shop ni Kini. Isang araw, nagpunta sa shop ni Kini si na Mickey kasama ang kanyang mga kaibigan. Inalok ni Kini si Mickey na magtrabaho sa kanya. Babayaran siya ni Kini ng 150,000 yen o mahigit 58,000 pesos sa kasalukuyan kada buwan para lang ilakad ang kanilang mga bentang aaso 2 beses isang linggo. Natukso naman si Mickey sa alok na yon sa kanya ni Kini
Pero nagpasya siyang ipagpaliban na muna ang pagdidesisyon kung tatanggapin niya ba ang trabaho. Saka inalok ni si Kinney si Namiki ng dilatang kape na tinanggap naman ng mga estudyante. Pero matapos sabihin ng guro ng dormitoryo ni Miki na huwag siyang maging sakim habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang monghe, pumunta si Miki sa tindahan ni Siki ni kinabukasan at tinanggihan na ang alok nitong trabaho. Kaya't inalok na lang ni Siki ni si Miki ng dilatang kape at kumuha naman siya ng isa at ininom. Muling dumaan si Miki sa shop ni Siki ni sa ikatlong pagkakataon at muli siyang inalok ng lalaki ng dilatang kape. Pero tinanggihan na to ni Miki at diretso nang umalis. Makalipas ang 3 taon, nabalitaan niya mula sa kanyang guro sa dormitoryo na inaresto si Sikini dahil sa hinalang may kinalaman nito sa sunod-sunod na pagkawala ng 4 na tao sa lugar. Nung una, hindi niya to masyadong binigyan ng pansin hanggang sa ikwento sa kanya ng isang kakilala ang nakakatakot na pag-uusap nila ni Sikini sa bilangguan. Sinabi ng kakilala niyang to sa kanya na nagkwento si Sikini tungkol sa monghing si Miki. Ayon sa kwento, lahat ng dilatang kaping ibinigay ni Sikini sa monghing si Miki ay may lamang lason liban sa isa at palaging yung kaping walang lason ang napipiling inumin ni Miki. Dagdag pa umano ni Sikini, kung nagkataong yung may lasong kape ang napiling inumin ni Miki, malamang ay matagal nang wala ang monghe. Base sa kwento ni Miki, tila't nagsimula ang mga krimen ng mag-asawa bago pa noong 1993. Bukod sa 4 na hindi nila maitatanggi dahil may matibay na ebidensya, maaaring mas maraming buhay pa ang kinuha ni Sikini. Kasunod ng digmaang Koreano na sumiklab noong 1950, umunlad ang bansa mula sa isa sa pinakamahirap na bansa sa isa sa mga may pinakamasiglang ekonomiya. Gayunpaman, nag-iwan ng mapangwasak na resulta ang digmaan na nagdulot ng matinding kahirapan at kaguluhan na nagresulta naman ng pagdami ng mga babaeng nagbebenta ng laman para lang masuportahan ang kanilang mga sarili at pamilya. Noong 1960s hanggang 70s, maraming kabataang Koreana ang dinala sa mga club na nasa mga bayan at nayon na nakatayo sa paligid ng mga base ng militar ng US upang magtrabaho at magsilbi sa mga dayuhang sundalo para kumita ng mga dolyares. Hindi maganda ang pagkikitungo sa kanila ng mga sundalong ito, pati na rin ng mga Koreanong tawag sa kanila ay mga Western Wives o Western Princesses. Ang mga club na to ay nakatayo sa paligid ng mga base ng militar na nasa lungsod, kabilang ang Yujongbu at Dongdongchun. Malakas ang mga babaeng nagbebenta ng laman sa mga sundalong dayuhan, na ayon sa ilan ay ang siyang nagbigay batayan para sa ekonomiya ng bansa sa mga panahon yun. Gayunpaman, may isang kaso noong 1990s na may mahalagang papel sa pagdadala ng pagbabago sa loob ng camp town ng militar at may papel din sa unti-unting pagpuksa sa mga babaeng nagbebenta ng laman sa lugar. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ng pagpatay kay Yun Gumye. Si Yun Gumye ay hindi ipinanganak sa isang mayamang pamilya, pero mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang dahil sa nag-iisang anak lang siyang babae. Sa kasamaang palad, biglang nagbago ang kanyang buhay nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit. 17 taong gulang pa lang siya noon, pero hindi option ang edukasyon para sa kanya. Umalis siya sa kanila at nagpunta ng lungsod. Nagtrabaho sa pabrika para may mailagay na pagkain sa mesa. Pagkatapos, narinig niya isang araw na maaari siyang kumita ng mas maraming pera sa pagtatrabaho sa mga club sa camp town malapit sa mga base ng militar. Kaya't lumipat siya sa lungsod ng Dongdongchun noong October 1992. 26 years old na siya noong panahon yun. Sa araw, nagtitinda siya ng mga bulaklak at nanglilimos naman sa gabi. Pero hindi pa din yun naging sapat para sa pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Kaya't nagsimula siyang magtrabaho sa isa sa mga club na kung tawagin ay Crown Club, kung saan inaalyon niya ang mga dayuhang sundalo at madalas ay nakikipagtalik sa kanila para sa pera. Pero kahit paman,
hindi ganun kaganda ang naging buhay ng dalaga. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, siya ay isang matalinong babae at laging tumutulong sa mga taong nangangailangan. Inilarawan siya ng kanyang mga kapitbahay bilang isang mabait at mapagmalasakit na tao na hindi kailanman nanakit o nakagambala sa sinuman. October 28, 1992. Napansin ng landlord ni Yun na hindi siya pumasok ng trabaho noong araw na yon, na kailan may hindi pa nangyari. Lumapit siya sa bahay para tingnan kung nasa loob ba ang dalaga bandang 4:30 na yun ang hapon. Tinawag niya to sa may pinto pero walang sumasagot. Nakita niyang hindi nakalak kaya't binuksan niya ang pinto at ang unang niyang napansin ay ang kakaibang amoy. At ang nasaksihan niya noong araw na yon ay isang kagimbal-gimbal na eksenang hinding-hindi niya malilimutan hanggat siya ay nabubuhay. Bago po tayo magpatuloy, isang babala. Ang paglalarawan po ng eksena ay maaaring nakakabahala para sa ilan sa inyo. Kaya kung ipagpapatuloy niyo po ang panunood o pakikinig, nasa inyo na po ang pagpapasya. Sa loob, natagpuan ng landlord ang wala ng buhay na katawan ng 26 years old na dalagang si Yun. Nakahiga sa sahig at nababalot ng sariling dugo. Winasak ang mukha ng dalaga gamit ang bote ng coke. Ang sanhi ng pagkamatay ay natukoy kalaunan bilang labis na pagdurugo at pagbagsak ng mga organo. Pero ang talagang ikinagulat niya ay kung gaano kalala at karumaltumal ang eksena ng pagpatay. Natagpuan niya ang dalagang hubot-hubad at nakabuka ang mga paa. Puno ng pasa ang buong katawan nito at kalahati ng bote ng coke ang ipinasok sa ari ng dalaga. At ang mas lalong nakakagulat, sa resulta ng pagsusuri sa kanyang katawan, may dalawang bote pa ng bira ang natagpuan sa loob ng matris ni Yun. Habang halos nasa 10 pulgada naman ng baras ng payong ang ipinasok sa puwit ng dalaga. May mga gamit ng posporo sa loob ng bibig nito at nagkalat ang mga detergent sa katawan ng biktima. Isang maliwanag na pagtatangkang sirain ang mga ebidensya. Nagsanipwersa naman ang mga pulis ng Yu Chung-bu at ang Dibisyon ng Pagsisiyasat ng Krimen ng Dayuhang Sundalo ng Bansa sa pag-imbestiga ng kaso. Nangalap naman ng impormasyon ang mga detective ng Yu Chung-bu at ayon sa mga saksi, na lamang may kasamang dayuhang sundalo si Yun noong gabi bago siya natagpo ang patay. Sinabi nilang lasing na lasing si Yun habang binabagtas ang daan. May humawak at umakay ditong isang dayuhang sundalo pa uwi. Agad namang tiningnan ng mga investigador kung sino ang naturang sundalo. May napakaraming bakas daliring natagpuan sa bote ng coke na ipinasok sa ari ni Yun. Kaya't kung lumabas ang resulta nito, maaaring madali na lang nilang matukoy kung sino ang salarin. October 31, 1992. Tatlong araw matapos matagpo ang walang awang pinaslang si Yun. Inaresto ng mga pulis ang isang sundalong si Private Kenneth Lee Markel bilang pangunahing suspitsado o pinaghihinalaan sa krimen. Si Markel ay isang 20 years old na medic. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, natagpuan din ng mga pulis ang isa niyang damit na may bahid pa ng dugo. At sa resulta, tugma din sa kanya ang mga fingerprints sa boteng ipinasok sa ari ni Yun. Kaya't walang duda na siya nga ang salarin. Kaya lang, dahil sa siya ay isang sundalo ng US, malaki ang problema sa kaso. Sa panahong yun, para mapanatili ang mga dayuhang sundalo sa bansa pagkatapos ng digmaan, lumagda ang gobyerno ng isang kasunduan sa Persa. Pinoprotektahan ng kasunduan ito ang katayuan at karapatan ng mga sundalong US kaugnay ng pananatili nila sa bansa, kasama ang karapatang gumamit ng mga kampo at mga pasilidad ng militar. Pero ang kasama rin na nagpahirap sa kasong ito at nang maglaon ay nag-udyok sa mga Koreanong maglabas ng mga issue tungkol sa hindi patas na kasunduan ito ay ang sugnay sa kasunduang dapat ipadala ng gobyerno ang mga banyagang sundalong inaresto bilang mga pinaghihinalaan sa krimen sa mga puwersa ng US at na dapat ay nasa loob lang sila ng kampo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ibig sabihin, hindi maaaring dalhin ng mga pulis si Markel sa istasyon para sa pagtatanong sa posibleng kinalaman nito sa krimen hanggang sa matapos ang kaso.
kailangan pang pumunta ng mga investigador sa kampo sakaling may itatanong sila kay Markle. At sa loob lang ng limitadong oras, habang binabantayan pa ng banyagang opisyal. Galit na galit naman ang mamamayan nang malaman ang tungkol dito sa media, sa puntong ayaw nang magpasakay ng mga taksi sa mga dayuhang sundalo. Nasa 50 NGOs din ang nagsama-sama para bumuo ng pwersa, humihingi ng mas malupit na parusa para sa walang awang pumaslang sa dalagang siyon. At humihingi din sila ng formal na paghingi ng tawad mula sa mga dayuhang militar para sa karumaltumal na pagpatay sa dalaga. Napuno ang mga kalye ng mga galit na tao at kumalat ang kilusang ito sa buong bansa, kabilang na ang kabisera ng Seoul. Kinasuhan naman si Markle ng pagpatay kay Yoon. February 17, 1993. 4 buwan pagkatapos mamatay ng dalaga, nagsimula ang paglilitis. At pagka April 14 ng parehong taon, si Kenneth Markle ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa paglilitis, ni hindi nagpakita ng anumang pagsisisi si Markle sa biktima. Sa halip na tanggihan na lang ang katotohanan ng pinatay niya si Yoon, sinubukan pa ni Markle sa panahon ng paglilitis na ituon ang sisi si isa pang sundalong si Jason Lambert. Inamin ni Markle na sinaktan niya nga si Yoon, pero ayon sa kanya, hindi siya ang lumapas tangan sa katawan ng dalaga. Sinabi ni Markle na nag-aaway sila ni Lambert noong gabing yun nang sinusubukan niyang tulungan si Yoon na umuwi dahil sa sobrang kalasingan. Hinarang umano siya ni Lambert dahil sa dati na itong nakipagtalik kay Yoon at ngayon ay nagsiselos nang tinulungan niya ang dalaga. Dinala niya umano si Yoon sa silid nito nang bigla siyang inatake ni Lambert at syempre kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun umano ang dahilan bakit may natagpo ang dugo ang damit ang mga pulis pag-aresto sa kanya. Sinabi niya na paglabas umano niya ng bahay ni Yun para umuwi, nakita niyang pumasok si Lambert sa silid ng dalaga para makipagtalik. Gayunpaman, hindi din tinanggap ang argumentong ito dahil natagpuan ang kanyang mga fingerprints sa boteng ipinasok sa ari ng dalaga na hindi niya naman kayang maipaliwanag kung bakit. Umapila si Markle at 1 buwan bago ang 2 paglilitis, binayaran ng dayuhang militar ang pamilya ni Yoon ng 71 million won o nasa 3 million pesos sa kasalukuyan. Ipinagpalagay ito ng korte bilang bahagyang pagkalutas ng kaso at ibinaba ang sentensya ni Markle sa habang buhay na pagkakakulong sa 15 taon na lang na pagkakabilanggo. Umapila naman ang prosekusyon pero noong April 29, 1994, pinagtibay ng Korte Suprema ang terminong 15 taong pagkakakulong ni Markle. Pero naghain pa rin ng apilang petisyon si Markle sa Korte Suprema ng US para mapigilan ang paglipat sa kanya. Pero tinanggihan din ang apilang ito at ipinadala siya at nakakulong sa bilangguan ng Siyunan. Kahit nakakulong na, hindi pa din umiwas sa gulo si Markle. January 1996, binigyan siya ng karagdagang 8 buwan sa kanyang sentensya para sa pagsira niya sa isang salamin sa wall divider at paggamit ng fire extinguisher laban sa mga tauhan sa kulungan. Palalayain dapat si Markle noong unang bahagi ng 2008 pero pinalaya noong August 14 na may 2 taon at 9 buwan pang natitira sa kanyang sentensya at kinabukasan ay agad na sumakay ng eroplano pabalik sa kanilang bansa. Nagdulot naman ng mga debate at protesta ang kaso ni Markle noong mga unang bahagi ng 1990s. Pagpapalaki ng kamalayan tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga armadong pwersa ng dayuhan sa kanilang bansa. At sa pangyayaring ito, nagsimulang magkaroon ng momentum ang isang kilusang pagbabago sa sofa, ang kasunduang nilagdaan ng 2 bansa. Binago ito noong 2001. Dito, maaari nang kunin ng mga lokal na pulis ang mga dayuhang pinaghihinalaan sa krimen para sa pagsisiyasat sa sandaling sila maaresto. Bukod dito, ang isa pang nakakabahalang aspeto ng kasong ito ay kung paanong ang nakakatakot na katangian ng krimen ng pagkamatay ni Yoon ay ginamit bilang kasangkapan ng mga aktivistang ayaw sa mga dayuhang pwersa. Malawak ang ipinapakita sa internet ang larawan ng kanyang bangkay.
nabatid din kahit sa mga paaralan, ay ipinapakita din ng mga guro ang larawan ni Yun para turuan ang kanilang mga mag-aaral na nakakagulat kung iisipin. Marahil sa isipan ng mga Koreano noong mga panahong yun, ang dalagang si Yun ay walang iba kundi isang babaeng nagbebenta lang ng laman sa mga sundalong dayuhan.